What's up, guys? So today we're going to tackle about time session. Okay, so we're going to talk about the time session muna. Since majority of the traders, dapat meron kayong sarili-sariling dedicated na time session when it comes to trading. Hindi yung, let's say for example, natripa mo lang mag-trade ngayon, is magte-trade ka na. So hindi po ganun yun. Okay, so meron po tayo dapat na sinusunod na session in order to trade into. Baka kasi akala ninyo, since marami sa social media nagsasabi na mabilis kumita din sa trading, since baka mamaya iniisip nyo baka matripal lang nila mag-trade, nagtitrade na sila. Or let's say for example, gumising ka na alas 7, 7:02, then nakita mo yung market ng 7:07, gusto mo na i-trade yun, kikita ka na ng hundreds of thousands of dollars, no? Hindi po ganun yun, okay? So in this case, meron lang ako sa inyo dalawang i-explain na session, which is Asia session, London session, and then the New York, okay, the New York session. Okay, so meron lang tayong tatlong majority time session na sinusunod. Anyways guys, marami to, pero itong tatlo lang yung majority na tinitrade ng lahat or ng mga professional traders, which is Asia, London, and New York. Other than that, the Frankfurt, okay, the Tokyo session, so hindi na namin itinitrade yun, okay? So dito lang kami nagre-relay on these three major session, okay? So ang Asia session, wait lang, before pala tayo mag-start, kailangan nyo muna palitan yung time nyo dito sa baba. Okay, as you can see here, palitan nyo muna to ng UTC negative 4 New York, okay? So ito, so pag pinindot nyo siya dyan, there you go. Dapat lalabas dyan yung oras nyo ngayon sa Pilipinas. Pero, syempre, AM sa kanila, PM na sa atin. So, now, tignan natin dito. There you go. Ayan, okay? Kabaliktaran lang. Kung AM sa, kung AM dito, PM sa Pilipinas. Kung PM sa Pilipinas, AM sa kanila. Okay? Sa New York. So, now, ang titignan nyo dito, is time differential, wala naman masyado, no? Wala namang masyadong time differential. This is the daylight savings ng oras ng New York to New York to Manila. So, wag po kayo magpapalit ng Manila. Okay? Wag niyo ipapalit yung Manila, malilito kayo niyan. So, dito lang tayo magi-stay sa negative UTC negative 4 New York, okay? Bakit? Kasi inaalam natin yung time session ng opening majority ng New York session, okay? So now, since alam nyo na to, okay, alam nyo na baguhin to, so now, makikita nyo dito pag pumunta kayo ng lower time frames ninyo, nakasunod na yan sa oras ngayon, okay? Ayan, okay? There you go. Now, since alam nyo na to, meron tayong tatlong session, so ano, Sir Kim, ano po ba yung Asia session? Ang Asia session, guys, is nangyayari siya parang Pilipinas lang. Kung umaga sa Pilipinas, ayan, AM session yun. Naintindihan? AM session yun. So, let's say for example, kasi ngayon is tanghali na, okay? Let's say for example, sumapit na ang alas 6 ng umaga. 6 a.m. or 8 a.m. Okay, sabihin natin 8 a.m. to 11 or 12. Okay, 11 na lang, okay? Ayan, para mas hindi kayo malito. Ayan. So, Pilipinas to, ha? Philippine Standard Time, kasi Asia ang Pilipinas. So now, AM session to. So it means, guys, pwede kayo makahanap ng trade within 8 AM sa Pilipinas hanggang 11 AM sa Pilipinas. Naintindihan? Yan yung AM session. So ito yung pinakamaagang pwedeng matrade ng mga Pilipino, okay? Sa atin din sa Pilipinas, okay? So yan yun. So next, ayan. So next will be the London session. So ano naman ang London session? So ang London session po ay nag-i-start. There you go. Nag-i-start naman siya ng 2 p.m. sa Pilipinas hanggang 7 p.m. Okay? Hanggang 7 p.m. Yan. Nag-i-start siya ng 2 p.m. to 7 p.m. Sir Kim, ano po bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, London open. Isipin nyo lang lagi, ang time session is opening ng market sa kanila. Sa bansa nila. Okay? Sa bansa nila. So now, let's say for example, sa Asia, sa Pilipinas, anong oras nagbubukas ang mall? Anong oras nagbubukas ang mga corporate companies?
tech companies, anong oras nagbubukas ang majority companies sa Pilipinas? Siyempre, alas 8. Naintindihan? Alas 8 madalas. Okay? Siyempre, gigising ka ng alas 6. Tapos, alas 8, papasok ka ng trabaho mo. Ganun doon. So, pag sinabing London session, 2 PM, ibig sabihin, alas 8 ng umaga yan sa kanila. Naintindihan? Alas 8 ng umaga sa kanila. Parang ganun. Okay? So now, ang New York session, kabaliktaran po ng Pilipinas. So, 8 PM sa Philippine Standard Time hanggang 11 PM nangyayari ang New York session. Ayan. So, gabi po ito ha. Gabi. Sa gabi. Okay? Pero, sa New York, umaga po yan. Naintindihan? So, I hope naintindihan nyo itong time session na to. So, ibig sabihin na to, guys, pwede kayo makapag-trade dito, dito, and now, dito. So, now, ang pupublimahin nyo na lang is saan kayo nararapat. So, since hindi ko naman alam kung anong possible na ginagawa ninyo sa mga bahay ninyo or sa buhay ninyo, so, now, kayo lang ang makakasagot nito sa inyo. Okay? So, now, ano yung mas suitable para sa'yo as a person? Kung may work ka ba ng umaga or sa gabi ka lang may pasok? So, ibig sabihin, hindi mo matitrade to kung sa gabi may pasok ka or may duty ka or nag-aaral ka sa gabi. Hindi mo to matitrade kasi nga 8 PM to 11 PM yan. Okay? So, ang London session, possible, pwede sa'yo, tanghali. Kung hindi ka naman kung mahilig ka naman magising ng umaga, then definitely wala ka naman ginagawa sa umaga, pwede mo to matrade. Kung may ginagawa ka sa umaga, wala kang gagawin sa tanghali, so pwede po itong matrade. Okay? So, yun lang yun. Okay? Ito lang yun. So, now, that's your assignment. Alamin nyo muna kung ano yung mas nararapat para sa inyo. Since, lahat ng ituturo ko dito mag-work sa lahat ng session na ito. So, mamimili lang talaga kayo. Okay? So, let's say for example, flexible. Okay? So, let's say for example, flexible kayo ngayon. So, let's say for example, Monday to Friday. So, Monday to Tuesday, pang gabi ka. Okay? So, ibig sabihin, pwede kang makapag-trade ng Asia to London session. Naintindihan? Asia to London session. Ayan. Okay? And now, pag panggabi, syempre, hindi mo na ito matitrade. Okay? Kasi nga may pasok ka. Okay? So, mamimili ka lang talaga dito kung ano yung possible na i-trade mo. Sir Kim, paano kung wala naman kaming trabaho? Paano kung di naman ako nag-aaral? And then, definitely, lahat to makakain mo. It means, lahat to possible makuha mo. Okay? Lahat to matitrade mo. Just like me. Okay? Just like me. Or just like majority of the traders dun sa community namin. Kinakain nila to lahat. So, ibig sabihin, wala kang reason para hindi para masabi sa amin or sa akin na wala ka na trade ngayon. Guess what? Ang dami niyan. Imposible yun. It's either hindi ka nag-trade kasi tinatamad ka o nahihirapan ka o talagang hindi mo lang alam ginagawa mo. That's why. Okay? Pero again, hindi mo po pwede ibigay yung reason na yun kasi nga ang daming pwedeng matrade sa session niya. It's just, tama ba yung ginawa mo? Alam mo ba ginagawa mo? Yun lang yun. Okay? So, ito pong binigay ko sa inyo na to is this is the AM session. Naintindihan? Ito po yung AM session niyan. Okay? Ibig sabihin, umaga sa mga session na to yan. Okay? Pero mayroon din tayong tinatawag na PM session. Okay? So, now, I'm so sorry guys, hindi ko na i-explain sa inyo yung PM session netong dalawang to. Okay? Hindi ko na i-explain sa inyo yung session netong dalawang to. Bakit? Lahat yan nagfo-fall under into New York PM session. It means, nagiging isa na lang sila pagdating ng PM New York session. Eh, Sir Kim, anong oras po ang PM New York, PM session? So now, delete, sorry. So now, there you go. New York session. Ay, meron na pala. Ayan, New York. Okay. Yan. Okay? So, ang New York PM session po ay nag-i-start tuwing 1 a.m. in the morning up to 4 o'clock a.m. Ito naman yung para sa mga talagang like talagang kayang-kaya nakakapag-trade ng ganito.
Okay? So, ito po ay umaga na sa Philippine Standard Time. Again guys, lahat po ng isinusulat ko dito, lahat ng numbers na to, ay Philippine Standard Time po. It means, oras po dapat sa Pilipinas, hindi sa mga bansa na yan. Naintindihan? Ulitin ko, don't take my word out of context. Itong mga oras na nakalagay dito is Philippine Standard Time. Hindi po siya oras sa mga bansa na yan. Okay? So, it means, pag sinabi kong Asia Session, 8 a.m. to 11 a.m., 8 a.m. sa Pilipinas hanggang 11 a.m. sa Pilipinas. Pag sinabing 2 p.m. to 7 p.m. ng London, 2 p.m. sa Pilipinas hanggang alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Pag sinabing New York Session, 8 p.m. to 11 p.m., ibig sabihin po niyan, alas 8 ng gabi sa Pilipinas hanggang 11 p.m. sa Pilipinas. Okay? So, ito naman, it's New York, alauna po ito ng madaling araw hanggang alas 4 ng umaga sa Pilipinas. Naintindihan? Yan po yan. Okay? So now, yun po ang inyong kailangan sagutan sa akin. Okay? So para sa next meeting, dapat alam nyo na kung ano yung possible ninyong sagot dito sa mga katanungan ko na to. So now, mamimili po kayo kung ano yung pinaka the best para sa inyo. Okay? So let's say for example, hindi mo kaya i-trade to lahat. Kasi may pasok ka kamo niyan. So, let's say for example, batak na batak ka talaga sa trabaho, OT ka palagi. Wala ka nang halos pahinga. So, let's say, for example, London lang pahinga mo. Okay? So, now, meron ka pang, let's say, for example, active ka ng ganitong oras, definitely, ito yung possible mo matrade. So, hindi naman ibig sabihin, guys, na 8 a.m. to 11 a.m., buong oras na to ititrade mo. Hindi po ganun yun. Naintindihan? Ulitin ko po, ha? Hindi ibig sabihin na inilagay ko dito ng 8 a.m. hanggang 11 a.m. is ititrade mo to lahat. Hindi po. Hindi po. Okay? I-explain ko yan sa mga further videos natin, pero hindi yun ganun. Okay? Same exacting with London. Ang London po natin ay, let's say for example, matitrade nyo lang to ng ilang minuto. Hindi po kayo tatagal ng hanggang, let's say for example, nakatingin kayo sa screen ninyo ng 2 p.m. hanggang alas 7. Hindi po ganun yun. Okay? Hindi ganun yun. So, may hinahanap lang kayo kasi nga may ituturo kami sa inyo. So, may hahanapin lang kayo between 2 p.m. to 7 p.m. Yun po yung, yun po yung meaning ko doon. Naintindihan? Okay? So, same exacting with New York. Hindi po ibig sabihin pag sinabing 8 p.m. hanggang 11, tititigan nyo yun. Simula alas 8 hanggang 11. Hindi po. May hahanapin lang kayo. And ito naman yung kagandahan. Sa new PM session, ganun din po dito. Okay? Ganun din po dito. So, kadalasan guys, based on my experience, majority of my experience, hindi ako tumatagal ng alas 4. Minsan 2 p.m. pa lang, 2 a.m. pa lang, tapos na ako. 2 p.m. pa lang, profitable ka na. Pero kung gustong-gusto mo isagad yon hanggang alas 4 po yan. Kasi closing na ng market yan. Naintindihan? Closing na ng market yan. Now, since majority of you guys, naiintindihan nyo na kahit papano or may idea na kayo regarding session. So now, let's go to our actual chart. Okay. Ayan. Let's delete this one out. So now, let's go to our daily time frame. Let's go to our 15 minutes to 30 minutes to 1 hourly time frame of S&P 500. So now, para hindi kayo mahirapan or baka naninibago kayo dito sa session ng mga binigay ko, so go to indicators. Now, type in session, ano ba tawag nun? Session break. Okay, sorry, hindi kasi ako gumagamit nito. Pero, yeah, si Icostan, there you go, favorite natin. There you go, Icostan. Yan. Okay, there you go, meron na tayong session break. So now, once na nakuha nyo na to, may nakita kayo mga linya dyan, no, madumi yan. Pwede nyo ipunta sa settings. Pwede nyo i-close yung mga hindi nyo kakailanganan. So, Chicago, hindi ko kailangan yan. Frankfurt, hindi ko kailangan yan. Tokyo, hindi ko kailangan yan. Okay? So, actually, Tokyo, ito yung Asia session na tinatawag. Okay? Asia kasi ang Tokyo, di ba? Japan. Ano ba? Nasaan ba ang Japan? Siyempre, Asia. Okay? So, ayan. So, meron lang tayong tatlong iyon. There you go. Ayan. So, ito actually mali ito. So, Tokyo 0, tama to. 2. London. Sorry, mali. 2. Okay. Actually, wag to. Parang ang gulo na ito. So, wait lang. Hanap tayo ng isa pang session break.
Session break. Let's try this one out. Kasi gusto ko yung may... Ay, yun! Ito pala. Okay. Okay, ito mas good. Okay? Yan. Para mas malinaw para sa inyo. So now, go to settings. New York, Sydney, Sydney, Tokyo. So, off natin to. Hindi natin kailangan yan. So... hindi natin kailangan itong mga to. Bakit tayo may biwa? Boxes, lines, tables. We don't need the table. Label. Kailangan natin. Boxes. Kailangan lines. Pwede din yung lines. And then, visibility. Hindi nyo na kailangan yan. So, now, okay na yan. So, now, save as default. There you go. Okay na kayo. So, now, makikita nyo in time of the day. So, let's go to 4-hourly time frame. Makikita nyo, it happens every single day, 365 days. Okay, syempre wala lang tayo Saturday and Sunday kasi sarado ang market during Saturday and Sunday. Okay? Pero hindi ibig sabihin na sarado ang market ng Saturday and Sunday is wala na kayo matitrade. Meron pa rin po, which is cryptocurrency, which is Bitcoin. Doon po kayo pupunta. Okay? So now, babalik lang kayo dito sa sinabi ko na to, hahanapin nyo lang. Okay? So now, go to lower time frame. Okay, so let's go, let's say 30 minutes time frame. Okay, so actually nawala yung indicator natin. Okay, nawala. Bakit nawala? I don't know. Break or block to, hindi to. Session break. Okay, so we're back. Ayan, okay? So, tingnan nyo na maigi. Okay? Tingnan nyo na maigi. So, tingnan nyo kung anong ginagawa ng Asia session. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea ha. Ang Asia session, okay? Ang Asia session, isipin nyo ganito yung drawing. Ang Asia session is kadalasan guys, hindi siya sumasabog ng ganyan. Naintindihan? So, ang Asia session is kadalasan ganito. Okay? So, ganyan ang Asia session. So, ang London session naman po is kadalasan ganito. Okay? Ganyan siya. Okay? And then, ang New York session, the most influential time session, drag down or up. Okay? So, ganyan sila. So, para silang, you know, magkakapatid. You know, maliit muna. Then, syempre, palaki ng palaki. Okay? So, para silang ganyan. Okay? Impulse movements. So, ganyan sila. So, now, ulitin ko ha. Ang Asia session, halos ganito ang galawan tuwing Asia session. London, ito naman, New York ito. Mas malaki. Okay? So, now, punta tayo dito sa live chart. No, makikita mo. Okay? So, tingnan mo nangyari ng New York, Asia session, which is Tokyo, sideways or consolidation. Pero as in, hindi ibig sabihin niya, wala ka na matitrade niyan, guys. Madami ka pa rin option para matrade. Okay? Malaki pa rin yung options mo in order to trade into. London session, pagpasok ng London session. Okay? Palitan natin yung oras, baka malito kayo ulit. There you go. There you go. Parang may mali sa oras. Wait lang guys. Sorry. New York. May mali dito sa oras natin. So, mas maganda mag-base tayo sa numbers. Sa talagang oras na ito. So, wait lang. Paste natin to sa mismong oras. So, this is 2 p.m. dapat. And then, this is... what me?
So, pumunta tayo ng... There you go. And then, Tokyo is 0. Okay. So, let's check. Okay, medyo... Okay, wait lang. Huwag na nga tayong gumamit nito. Naguguluhan ako lalo dito. So, anyways, mag-stick tayo dito sa sinabi ko. Okay, mag-stick tayo dito sa session na to. Okay, mag-stick tayo dito para raw talaga or talagang mas... Kaya hindi din ako masyado nagre-relate talaga niya sa indicators na yun. Okay? It's just, pero pa, at least nakita nyo or at least napakita ko sa inyo kung ano yung itsura noon. Okay? Parang ganyan siya lagi. Okay? Ganyan siya paulit-ulit. It's just mali yung boxes na ito eh. So that's why huwag kayo masyado magre-rely sa indicators. Mas maganda pa rin alam nyo yung raw or yung talagang ways niya kung paano siya lagi siya nag-work behind the scenes. Okay? So ito siya. So now, let's say for example, Asia session. Hanapin natin yung Asia session. Kahit saang time frame po kayo pumunta dyan, okay lang. Walang problema. So, 5 a.m. Hindi ito yung kailangan natin. So, kailangan natin is alas 8 ng umaga. 7 a.m., 7, 7, 7, alas 8, there you go. So, i-box mo lahat simula alas 8. Yan. 8. So, London session, anong oras ang London? London session will be 2 something. There you go. London session. Yan. At hindi pa tapos. Ang London session natin is hanggang alas 6. Alas 7. Sorry. Yan. Okay. So, babaguhin ko yung kulay para mas magkaintindihan tayo. There you go. And, New York session is, will be on 8 o'clock. Open. There you go. Yan. Until, syempre, 11 or 12. Kung gusto ninyo maging 12. There you go. So, at least, there you go. At least, may idea na kayo sa possible scenarios na ito. Okay? So, possible opening na itong mga market na to. Naiintindihan? So now, ulitin ko lang. Hanapin nyo yung mga opening session. This is the Asia session. There you go. This is the London session. And then, this will be your New York session or NY. NY session. Naiintindihan? There you go. Okay? So, ganyan sila. So, try to practice. Okay, practice nyo muna. Hanapin yung mga session na to. During those breaks, hanapin nyo yan. Okay? Para masanay kayo. So, ito lang ang titignan ninyo. Okay? Eh, Sir Kim, what if yung mga pagitan naman nila, kaya ba namin matrade yung mga pagitan nila? So, let's say for example, ito, 8 a.m. to 11. So, ganun. Matitrade ba namin yung simula 12 hanggang 1 p.m.? Yes po, pwede naman. Kaso, bibigyan ko kayo ng idea. Let's say for example, nagtatrabaho ka sa corporate job or call center agent ka or talaga nasa IT solution ka or talagang nasa corporate company ka or okay? So, let's say for example, meron kang computer desk sa office ninyo. And syempre, during alas 8, papasok ka ng work, time in ka, punta ka na sa desk mo, and then doon ka na magtatrabaho, magta-type-type ka na sa computer mo. Anong oras lunch break mo? Sige nga. Anong oras lunch break mo? Yun ang tanong ko. Syempre, kadalasan, and majority talaga, alas 12. Tama? Tama ba ako? Alas 12. Now, nagko-computer ka, from 8 to 11 a.m. Eh syempre, sino nga hawak ng computer mo ng alas 12? Wala. Anong itsura ng computer mo pagka ganon? Naka-sleep or naka-idle? Tama? Naka-sleep or naka-idle? Now, ganon din sa trading. Yung mga session na yan, yung mga lunch hour na yan, hindi ibig sabihin niya nagla-lunch na mga trader. Or nagla-launch ang algorithm ng market or nagla-launch ang computer. Hindi po ganun yon. It's just algorithm yon. So, isipin mo na lang, para kang nasa isang server, tapos wala kang kasama doon. Siyempre, nakakatakot maggalagala kasi wala kang kasama, tama? Pero pag madami kayo doon sa server, parang ang sarap-sarap maggalagala, di ba? Or gumamit, or pumunta, maggalagala, or
i-discover naman kung ano-ano dun sa server na yon. Same exact thing with trading. Naintindihan? Same exact thing with trading. So now, since lunch hour na ngayon, tignan nyo itsura ng market ni Bitcoin ngayon. Change the time to New York, alas 12. Tignan nyo kung gano'ng ka-choppy yung market na yan. Okay. Diba? So, yan yung sinasabi ko sa inyo. So, hindi ito yung magandang ways ninyo in order to trade into. So, okay, ano po ba dapat itsura ng trading namin? Hindi po dapat ganyan yung itsura ng candlestick ninyo when it comes to trading. Okay? Dapat ganito po itsura niyan. Buo-buo. Okay? Buo-buo. Yan. Or ganyan. Okay? So, na ulitin ko. Okay? Yung mga pagitan ng session na yan, hindi po nyo dapat i-trade. Pwede nyo naman i-trade once na professional na kayo or talagang marami na kayong knowledge when it comes to trading. Pero ngayon, I do not recommend to you guys na i-trade nyo yung mga session or pagitan ng session na yan. Hindi nyo kayang i-trade yan. Okay? Sa ngayon, okay, hindi nyo kakayanin i-trade yan. Okay? So, wag na kayong mag risk ng pera ninyo in order na mapatunayan na mali ako doon. Guess what? You will fail, okay? You will fail. Naranasan ko na yon, nagawa ko na yon. I already do that one. So please, be careful. Sumunod kayo sa kung ano tinuturo ko dito, which is Asia session, London session, and New York session first. Hanap kayo dyan kung anong ways, kung ano lang yung pinaka best suitable session na pwede nyo matrade since yung kadalasan sa inyo nag-work or nag-aaral, studies, and whatsoever. Okay? So there we go. Majority of you guys, alam nyo na or na-explain ko na this topic explaining session breaks. Asia, London, and New York. Other than that, hindi ko muna sa inyo sasabihin or hindi ko muna itatopic sa inyo yung Frankfurt and then the Tokyo, yung isa pang session which is Sydney. Okay? Hindi ko na kailangan ituro pa sa inyo yon. Okay? Kasi hindi naman namin ginagamit yon. Okay? Hindi din ako nagtitrade ng mga oras na yon. Okay? Ito lang po talaga ang itinitrade ko. Okay? There you go. So, I hope nagkakaintindihan tayo when it comes to session. And now, let's proceed to the next topic. Okay? So, see you guys on the next video recording. Okay? So, again, sagutan nyo muna yung katanungan ko bago kayo mag-start sa next video, which is, ano sa inyo dito? Okay? So, there you go. I'll be seeing you guys soon. Thank you so much. Bye-bye. Peace out.